Ang kagandahan po sa bukid ay yung nakakagawa ka ng practical na solusyon sa mga problema. Like say for example, itong ginawa namin na ito. Dati po itong mga inahin na ito, nasa free range, binibitawan namin. Kanya lang, simula nung mag-umpisa ang tag-ulan, eh nagkaroon kami ng problema sapagkat ang iba sa kanila ay nagkasipon. Ang iba ay nangingitlog sa ilalim ng mga damo. So, nababasa yung itlog. So, we came up with a solution. Kumuha po kami ng bagong kulungan. Ito po yung breeding pens, no? In each of this pen, 20 babae ang nilagay namin. And meron silang 3 lalaki to breed with them. Ang kagandahan nito, namomonitor namin kung may sipon sila, matamlay ba, maputla. And ang ginawa namin, dito na kami gumawa ng pugad. Ito po yung kanilang pugad. Nilagyan namin ng cover kasi nung isang araw, pagkatapos gawin to, dinapuan nila sa gabi at nagkaroon ng iti. So, to prevent them from roosting in the nests, yung ginawa natin na pugad, nilagyan namin ng cover. Ito, so hindi sila pwedeng pumatong dyan dahil nakaslide dyan. And to make egg collection efficient, hindi na kailangan pumasok pa yung aming handler sa loob para kunin yung itlog sapagkat ginawa namin ito ng butas. So, ang itlog, pagkatapos mangitlog ng mga inahin, ay malalaglag lang dito, gugulong dito, at sa labas na namin kukunin. So, ito yung technique na hindi naman bago to. Ginagawa na ito ng ibang breeders, which we are now implementing as we adjust to realities in the farm. Sabi ko nga, at the start of the rainy season, nagkaroon kami ng problema sa health management ng mga inahin, yung iba nagkakasipon. And then added to that, meron kaming kakompetensya, yung mga uwak na kinakain yung mga itlog na naiiwanan ng mga inahin sa yarda. So this is how we make adjustments in our breeding program. And hopefully with this system now, we will be able to improve the health management of our flock. And mag-increase yung kanilang itlog so that we will have more production. This is practical farming.